Praise God! Isang pinagpalang umaga po muli sa inyo lahat. Kami po muli ay bumabati ng isang masaganang taon. Happy New Year po sa bawat isa. Ang aking pong pagbati sa bawat babae at lalaki po. Kung kayo po ngayon ay nakikinig at nanonood ng gawain po ng ating Panginoon. At tayo po ay nasa kalagitnaan na po ng unang buwan ng January. At ito po ang unang taon ng 2023. Nawa, ito po ay magbigay pagpapala po sa ating mga buhay. At alam niyo po, very exciting po ang taon na ito sa bawat isa po sa atin. Kung ano man po ang mga nakalipas na isang taon, ano man po yung ating pong napagdaanan, at ito po ay dapat na nating kalimutan. At tayo pong lahat ngayon ay mag-focus sa panibagong taon, panibagong yugto ng ating mga buhay. At tayo po ay maniwala na ang Diyos ay may gagawing himala at kamangha-mangha sa buhay po natin. Bago po lahat, tayo po lahat ay sumaglit na manalangin sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Ang maraming Diyos sa pangalan ni Jesus, kami po ay dumudulog sa iyo, Panginoon, sa trono ng imbiyaya, Panginoon. At nihiling po namin, Lord, sa mga sandaling ito, kami po ipong samahan, Panginoon. At puspusin mo, Panginoon, ng banal na Espiritu ang bawat isa na patuloy, Lord God, na tumatangkilik, Panginoon, at nakikilig ng mga salita. Salamat, Panginoon. Buksan mo nga po ang puso ng bawat isa, ang aming kaisipan, Lord, maunawaan po namin ang mga salita mo na nagbibigay ng pag-asa, kalakasan sa buhay ng bawat isa. Ito po aming pundalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Ngayon pong umaga, ay nais ko po sa iyong kayo po'y dalihin sa isang mensahe na ito po ay matatagpuan po sa Josue chapter 1 verse 7 up to verse 8. Ito po yung utos ng ating Panginoon kay Josue nung siya po ay tinawag ng Panginoon at ihanda ang kanya pong buhay at lumakad sa panibagong yugto ng buhay po niya. Ito po sa Joshua chapter 1 verse 7 up to verse 8. Ito po ang sabi ng Panginoon, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left. Huwag kang liliko sa kanan at huwag kang liliko sa kaliwa. That you may be successful wherever you go. Ikaw ay magtatagumpay saan ka man pumunta. Verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and be successful. Verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Ibig mong sabihin, ang Diyos ay sasayo sa atin kahit saan man tayo pumunta. Tayo po ay magtatagumpay. Ito po ang umpisa, new beginning, step in victory. Tayo po ay sinasabihin ng Panginoon na ang tagumpay po ay nasa kamay ng ating Panginoon. We must expect new things. Especially po ngayon pong taon ng 2023. Ano nga po ang ating pong dapat na isipin at gawin? Lahat po tayo ay naghahangad ng tagumpay. What do we expect this new year of 2023? Lahat po tayo ay naghahangad ng bagong buhay, a better life, a better walk with God, a better way, and a better future. Yan po yung ating pong isa sa mga inaasam. Ang tagumpay po ng buhay ay hindi lamang po nakukuha sa ating pong angking sipag, talino, husay at galing. Why? Kasi po, maraming tao po ang naghangad na maging matagumpay ang kanilang mga buhay. Subalit, hindi naman lahat ay nagtagumpay. Ang iba po ay nag-fail. At may mga iba naman po na naging matagumpay, subalit hindi naging masaya ang kanilang mga buhay. May mga emptiness na sila po o ang iba po ay dumanas ng ganito pong mga pagsubok sa kanilang mga buhay. May kulang po. In short, hindi lahat ay nagiging successful ang buhay. You know why? Isa lang po ang
Sabi ng salita ng ating Panginoon sa John chapter 15 verse 5, without God, we can do nothing. Apart from Him, kapag ang tao po ay malayo sa Diyos, kapatid, wala tayong magagawa. Paano nga ba tayo dapat maging matagumpay? Paano at ano nga ba ang mga hakbang na dapat natin gawin upang makamit po natin ang tunay na tagumpay sa ating buhay? And of course, lahat po tayo, hindi po lingid po sa atin. Ito pong mga nakalipas na taon sa buhay po natin, maginong po mga panahon ng pandemic, 2020, 2021, and nung pong last year na dumaan sa buhay po natin, iba't iba mga challenges, mga hamon ang dumaan sa buhay po natin. We were all praying and we were all waiting and expecting something good from God. Ano nga po ba ang dapat nating gawin o mga hakbang upang tayo po ay maging successful at maging tagumpay sa ating mga buhay? The Bible or the Word of God tells us very clearly. Ito po mga kapatid, mga kaibigan. Ito po ay sinabi ng salita ng ating Panginoon on how to be successful and gain victory over our life sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. First and foremost, kapatid, we have to know that God is with us. God is for us, through us, in us. Tayo po ay sinasamahan, kasama po tayo ng Panginoon saan man tayo pumunta. Alam niyo po mga kapatid, kapag tayo po sinasama ng Panginoon, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating mga naisin, lahat ng ating mga plano sa buhay, kapag tayo po ay nasa Panginoon, ito po yung kanyang pangako. Na sabi niya kay Moses, I will be with you, huwag kang matakot. I will be with you wherever you go. Ibig mo sabihin kapatid, kahit ano ang gawin natin, kahapon, ngayon, at nung unang panahon, at maging bukas, kasama natin ang Panginoon. Inunahan na po tayo ng Panginoon sa taon ng 2023. Una, ang Diyos po ay nasa atin. God is with us. Pangalawa, huwag tayong matakot. Don't be afraid. Huwag tayong matakot at lalong huwag kang malungkot. Kasi po, panahon po ngayon ng 2023, yung iba kasi naniniwala, ito daw po ay Year of the Rabbit, Year of the Snake, Year of the Dragon. Wala pong katotohanan po ang mga paniniwalang ganon. Ito po ang taon na tayo po ay pagtatagumpayin ng ating Panginoon. This is the year of God's favor. Kapatid, abangan natin yung gagawin ng Panginoon sa buhay po natin. For you to become successful in life, kapatid, ang sabi ng Panginoon sa Joshua chapter 1, ito po yung habilin ng Panginoon kay Josue. Kung gusto mo magtagumpay, huwag kang liliko sa kaliwa at huwag kang lilikon sa kanan. Ang taong nagtagumpay, a fulfilled Christian is a victorious Christian. Ano yung pang fulfilled? Natupad. Kapag ang tao po ay na-fulfilled niya yung kanyang mga inaasam sa buhay, yun po yung mga taong nagtatagumpay sa buhay. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, naniniwala kang may gagawin ng Panginoon, kapatid, expect mo na ikaw ay tunay na pagpapalain ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Pangatlo, paano po tayo magtatagumpay sa buhay po natin? Be filled and guided with the Holy Spirit. Dapat po magpakapuspos po tayo ngayon at magpagabay po tayo sa ating Panginoon. Magpakapuspos upang hindi po tayo, makapos o kapusin. Kasi po ang taong puspos, those who are filled by the Holy Spirit, ito po yung nagtatagumpay sa larangan ng kanilang mga buhay. Ibig po sabihin, tayo po ay guided ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga gawain sa buhay po natin. And pang-apat, ito yung sabi ng Panginoon sa Joshua chapter 1 verse 8, meditate thy word day and night. Ano po ibig sabihin ng meditate? Meditate means pagbulay-bulayan natin ang salita ng ating Panginoon. We must have a daily habit. Dapat po maging habit po natin, tayo po ay maging devoted sa ating Panginoon. Meditate God's Word every single day. 24/7, 24 hours a day, minuto, segundo. Tayo po ay nakikipag-niig sa ating Panginoon. Sa panalangin, mahalaga po yan sa umaga, pagising, dapat tayo po ay dumudulog sa Panginoon sa diwa ng panalangin. Ito po yung dapat natin maging gawi o habit. Kaya nga po, daily habit
natin ito. Ito po ang talagang utos ng Panginoon kay Joshua. Kay Joshua, meditate thy word day and night. And then, last, kapatid, ito tatandaan natin. He always lead us into triumph. Lagi niya po tayong sinasamahan, pinangungunahan sa landas ng tagumpay sa buhay po natin. Yan po ang kailangan natin po sa taon ng 2023. Magtiwala po tayo na tayo po ay sinasamahan ng Panginoon. Tapos na po yung panahon na pagluha, panahon ng takot, panlalamig. Tapos na po yun. Ito na po yung panahon na kailangan po nating tumayo. We must rise up, walk with God, press on toward the goal. Lahat po yan ay kailangan po nating simulan. Kung nais mo ng tagumpay, kapatid, si Jesus lang ang tunay na tagumpay ng ating mga buhay. Ngayon pong umaga, samahan niyo po ako sa isang panalangin na tayo po ay dudulog sa Panginoon at hihiligin natin ngayon sa Panginoon na tayo po ay hindi lamang po pagpalain ng Panginoon sa lahat ng area o sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay, kundi po tayo po ay maging patagumpay sa ating mga buhay, sa pamilya natin, sa ating ministeryo. Kung ikaw man ay may mga negosyo, kapatid, magtatagumpay ka. All we have to do is to meditate thy word day and night. Yan po ang sabi ng Panginoon dito po sa Joshua chapter 1 verse 8. You may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Kapatid, ang tunay pong successful ay nasa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, salamat Panginoon sa iyong mga anak, Lord, na nagtitiwala at umaasa, Panginoon, na sa taong ito, naniniwala kami, Lord, na may maganda kang gagawin, O Diyos, panibagong bagay sa buhay po namin. Lord, we expect that something good, something new, something big, and something great is going to happen this year of 2023. Panginoon, aming pong tinitiwala ang aming mga buhay, ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, Lord, ang lahat-lahat ng ito ay sa iyo po namin nilalagak sa iyong mga kamay, Panginoon. Salamat, Panginoon, at kami po ay lubos na nagtitiwala at nagpapasalamat na ikaw ay may gagawing kamanghamanghang bagay sa buhay po namin. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kapatid, tanggapin mo ang tagumpay ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen.